kamukha na kami. Mas malaki mata ko. Ito pala yung book, His Needs, Her Needs, by Dr. Willard Harley, Emotional Needs. Ang gusto ko i-share dito sa book na to, kasi tayo as a country, Pilipinas, diba medyo religyoso tayo. Ang tinamaan ako dito sa book na to, kasi sabi ni Willard Harley, I think Catholic or Christian siya, sa more than 1,000 na couples na kinounsel na niya, hindi daw nagmamatter ang faith. Na religious ako, every Sunday ako sa church, marami kang Bible, mambo-jumbo. Nakita daw niya sa 1,000 couples na as long as hindi daw minimit yung top emotional need nung partner, naghihiwalay din daw. Kumbaga, you can't just say, I leave it up to God and my faith. So sinasabi niya, keep your faith, pero kailangan practical. Yung first na discuss natin is conversation. Yung nangyari dito sa book na to, nagka-affair yung babae kasi busy na yung lalaki. Ang laging kumakausap dun sa babae yung office mate, kaya nahulog siya. Nung kinento natin yon live last week, nakinig yung isang Relationship Matters subscriber. Tinamaan siya, nag-PM, sabi niya, na-bless daw siya sa story kasi married siya. May gusto sa kanya isang office mate niya, tapos kinat niya. Nice. Tapos yung lalaki, nakakipag-usap pa, parang dapat may closure para maayos daw, lahat iron out. Masarap na may closure eh. Pero minsan ginagamit yung closure para mag-meet, mag-meet ulit, kayo, mag-usap ulit. Kayo. Tapos parang usap kayo, madadagdagan naman ng gasolina yung apoy. Guilty ako sa ganyan before. It's better to cut than to close. Galing mo naman. Better to completely cut off. Number two, we have physical attractiveness. Kailangan mag-ayos ka kahit married ka na, may anak ka na. Because if that is the need of your partner, hindi mo naibigay, mapipilitan siya na manap ng maghanap ibang ng source ng physical attractiveness. Naalala ko yun from last week, that girl na nag-comment. Na parang, ano ba, mag-aayos ako more than cook breakfast? Ano sagot natin? Depende. Kung ang top need ng asawa niya is physical attractive spouse, edo dapat mag-ayos siya bago siya magluto ng breakfast. Number three is financial support. Ang babae, temporarily, pwede kang tulungan, pero kung long-term yung lalaki hindi marunong mag-provide, hihiwalayan din niya ng girl kasi hindi kaya ng girl na forever siya yung nag-provide. Yep. Number four, sexual fulfillment. Ito yung sa guy, need niya sex. And then number five is affection, which is usually need ng girl for sweetness, touching, hugs, touches that don't lead to sex. We're gonna go to our remaining five, recreational companionship. Example, basketball or golf. Gusto ko sumama ka kahit na hindi mo tayo, sumama ka lang. Naalala mo, dinner out tayo ng isang ninong natin and then sabi niya, grabe daw mag-golf yung isang kaibigan niya. Tapos yung wife, ayaw sumama, boring yan, blah blah blah. And then later, kaka-golf. Anong ending? Yung husband nagka-affair with the female caddy. A caddy sa golf is siya yung tagadala ng golf clubs. Tagapayong, taga-assist. Na-meet nung golf caddy na babae yung need nung lalaki. Need nung lalaki na sumama yung girl. Pero dahil ayaw ng girl, dapat may sarili kang buhay. Sometimes me time will not lead to positive results. Right. Minsan, sa amin, usisye, so may mga hobby siya that require a lot of detail. Nahihirapan talaga ako doon. Itatry ko na to help him konti, pero mabilis ako mabore. Kaya ko siya ginagawa kasi may need siya ng konti for recreational companionship and I try to give him that. Tapos kami din, halimbawa pupunta kaming Japan, hindi siya mahilig sa parks. Siya naman ang hindi nakakatagal doon. Pero I appreciate the effort na minsan higihiga lang siya sa park for me. Oo na. Honesty and openness. Kailangan honest ka. Wala kang tinatago. Kailangan open ka. Yung nakikita ko yung cellphone mo, passwords mo, alam ko, I have access to your email. Sige. Sabo, mataas to for women. Sa amin, opposite. Sa sobrang taas niya sa honesty and openness, ayaw niya na, halimbawa, hindi ako okay. Tapos tanungin niya ako, okay ka ba? Sabihin ko, okay lang. I'll say okay even if I'm not. Malaking bagay na sa kanya yon. Sa sobrang kailangan niya ng honesty and openness. Even when I'm not okay, kahit hurtful yung sasabihin ko sa kanya, gusto niyang malaman. Domestic support. Kailangan maayos siya sa bahay. Nag-laundry. Nag-aayos sa bahay. Remember, may isa tayong friend na ang galing nung nanay niya sa domestic support. Okay sila ngayon na mag-asawa. Okay. Pero nahirapan siya the earlier years ng marriage. Kasi nga, lahat ng kalat nung guy, naliligpit nung mom. Yung wife, right. Hindi siya ganon. Gusto niya, kalat mo, ligpitin mo. Actually, may nag-PM ngayon sa atin. Ang frustration ng girl, kino-compare siya sa mother. Mom. I think one of the things na pwede niyo pag-usapan mag-asawa is yung background nyo talaga as a family from there para alam mo
ang potential na baka makompare mo ako sa nanay mo. Nanay your mo wife is not your mom and your husband is not your dad. Family commitment. Ito yung need ng babae na kailangan yung asawa ko or yung boyfriend ko eventually magiging good dad. Nagsispend time with the family, kumakain sila, nagsisini, parks, mall sila. As a family. Magaling ang Pinoy as dito. As a family commitment. Although, honestly speaking, sana wag ma-offend yung may LDR. Pero pag LDR ka, mahirap. As a child, like ako, di ba, wala yung dads namin sa mga important times namin ng bata. Lahat ng graduation, games, plays, achievement, nandun yung nanay. Oo, mahal ka ng nanay mo, pero iba talaga pag nandun yung daddy mo. Usually, maraming resentment yung mga bata or even grown-ups. They grew up na ang daddy wala. Parang siguro, they're confusing family commitment with financial support. Tama. If you think that, no, I'm doing this for my family, then mataas sa'yo financial support. Pero what if yung mga kasama mo naman sa bahay, yung mga loved ones mo, ang mataas sa kanila, family commitment. So, pag LDR kayo, medyo mahirap ang family commitment kasi you're not there physically. Kasi nasa ibang bansa ka or something. Family commitment is I am committed to be there for my family. There's no such thing kapag bawal yung tren yun, tren. Okay. Wait lang. Tren siya, tren. Wait lang. Sabi ni Willard Harley, admiration is a big factor for men. Kailangan yung asawa nila, bilib na bilib sa kanila. Patama din to sa akin kasi minsan, when we're with our partners, we will see things na hindi natin gusto. So, lagi natin pinapoint out na, ito yung mali mo, ito yung mali mo. So, sa kakatingin mo sa mga negative qualities ng partner mo, nawawala yung admiration. As a woman, kailangan alagaan ko yung admiration ko for my husband. Minsan, the qualities that attracted you are going to be the exact qualities na kakainisan mo kapag long term na kayo sa relationship. Tama ba? Tama. Tama ba? Oo naman. Ma-improve akong tao, di ba? Strength ko yun. Pero yung kabila nun, nagiging critical ako. Ikaw naman, relax ka. Wala kang kaaway, everybody loves you. Pero it makes you also passive. Personal friends and mga nagdi-DM, they start out na bilib yung girl. Pero over time, siguro dahil nagkakamali yung guy paulit-ulit, so yung girl, napupuno na siya. Valid naman na mali yung guy. Pero if the guy has a top need for admiration, hahanapin nung guy sa iba yung admiration na sinisigaw ng puso niya na kailangan niya. There's a couple na parang power couple and then yung guy, mas passive siya. Si babae ang more dominant. Okay. Hiwalay sila after 17 years because sabi ng mga close friends, ang laging criticism ng dominant spouse is ang bagal mo. Bagal mo sa pera, bagal kumilos, bago mo mag-desisyon. For 17 years, binear yun nung lalaki. Pili ng marami, need ng guy yung admiration. Nagkaroon siya ng kabit na bilib sa kanya. Who may not be as pretty. Minsan, the wife nga mas maganda. Pero sa sobrang bilib na bilib sa guy yung kabit, nahuhulog talaga yung guy dun sa kabit. Ibig sabihin, yung emotional need ng admiration or something else na hindi binibigay ng magandang wife, binibigay ng isa kahit di siya kagandahan. Obviously, hindi attractive spouse yung number one nung guy. Uh-oh. When you look at situations, tingnan nyo yung 1 to 10. Makikita nyo, alin doon yung need na hindi na-meet. Naalala mo yung nagkwento sa'yo na guy, meron siyang business opportunity, tapos kinonsult niya yung wife niya. Sabi ng wife, hindi daw okay. Pero tinuloy pa rin niya. Kasi feeling niya, wala namang alam si wifey. In the end, nasira yung negosyo. So they lost a lot of money. Yung girl, parang as much as gusto niyang sabihan na, ikaw kasi yung tanga mo eh, dapat di mo ginawa yan eh. Ay nako, as in wala. She just took it to her mentors. And then her mentor said na, mali si husband. Ikaw naman, take it into consideration na huwag mo rin siyang ismolin. Sa dulo, nung naayos na nila yung negosyo, mas na in love yung guy dun sa girl. Kasi naramdaman niya yung support and admiration even though nagkamali siya. Yun. So, ang ganda lang nung story niya. Nakaka-inspire sa akin. Kasi nagkakamali talaga sila eh. Nagkakamali ka rin. So, grasya lang. Sobra. Sobra kami nagkakamali. So, if yung mga girls na pag nagkamali yung guy, medyo critical ka. Try to remember na lang something else that you really admire in your husband or in your partner. Medyo green. Actually, marami nagpi-PM sa atin. Paano doon malalaman yung emotional needs? The simplest answer is, tanungin mo. Uy, ano emotional need mo? Pero kung more than 2 years na kayo, I think by observation. Ako kasi, nalaman ko siya nung binasa ko yung book. But I understand that not everyone can read it. Kung ako, ang gagawin ko, babalikan ko yung video
iniisa-isa naman namin yung emotional need, tapos may konting explanation. From that explanation, edi nakalista na. Mas madaling piliin na, ah, ito ako, ah, mas ito ako. Konting sulat lang, konting paper. Pwedeng maging old school, di ba? Yung 10 na yan, pwedeng iba-iba per person. His needs and her needs, 5-5 yun. Pero not necessarily yung 5 na yon na his needs, pang guy lang yon. Pwedeng may girl din na ganun yung needs. Mataas ang need ko for honesty, and need siya usually ng babae. Yes. So, kailangan siya i-discuss. Alin doon yung talagang top needs nyo? Actually, nakalagay dito, his needs, her needs, building an affair-proof marriage. Sinasabi ni Dr. Willard Harley, ang nangyayari sa affairs is they still love each other, pero yung sexual fulfillment ko sa iba, pero conversation ko sa ibang guy. Sa ibang guy. Pero wala namang physical relationship, so feeling ko okay lang. Careful sana yung mga couples na paano daw may iwasan. So I think crucial yung malaman mo kung ano yung emotional needs and then i-meet siya exclusively. Sabi din dito sa book, hindi lang siya para sa mga may problema. If you don't have an affair, you can make your relationship even better. Mas maging mainit yung relasyon nyo if you try to meet each other's emotional needs. Please subscribe to our YouTube channel para ma-notify kayo whenever there's a new vlog. Bye!